Ang hindi pagkakaunawaan sa isang pagsasama ay normal lang. Ika nga ng matatanda, sangkap ito ng pagkakaroon ng mas matibay na relasyon. Pero kung ito'y pababayaan at hindi agad mapag-uusapan, ay maaaring maging banta rin ito sa pagsasama. Dahil maaaring magdulot ito ng sama ng loob o mas malalim na problema. Hello guys, sa video natin ito, pag-uusapan natin kung paano maayos ang relasyong mag-asawa. Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, tara na! Number 1, pag-aalaga sa inyong anak. Malamang bilang isang bagong magulang ay makaka-relate ka rito. Lalo na kung ang pakiramdam mo ay napapagod ka na sa pag-aalaga sa anak mo. Narito na, iisipin mo na hindi ka tinutulungan ng iyong asawa. Kung sakaling tumulong man siya, laging mali ang kanyang ginagawa. Isa ito sa pangkaraniwang pinag-aawayan ng bagong mag-asawa. Pero dapat ang ganitong uri ng problema ay agad ninyong inuupuan at pinag-uusapan. Number 2. Hindi pagtulong ng iyong asawa sa gawaing bahay. Ayon kay Dr. Pepper Schwartz, isang relationship expert mula sa University of Washington, pagdating sa mga ganitong usapin, lagi mong tandaan na ang dapat mong ayusin ay ang problema at hindi ang iyong partner. Halimbawa, maging honest sa kanya na ayaw mong natatambak ang hugasan. Dahil busy ka at maraming ginagawa pa, kamaaari kanyang tulungan. Iparamdam sa kanya na malaking bagay ang pagtulong niya sa iyong ito. Number 3, kawalan ng oras sa isa't isa. Sa pagdating ng baby sa inyong pamilya, asahan na hindi na magiging tulad ng dati ang lahat sa pagitan niyong mag-asawa. Maaaring mawala na kayo ng oras sa isa't isa. Ngunit hindi ito dapat pabayaang mangyari. Kahit na busy na sa pag-aalaga sa iyong anak, ay dapat bigyan mo pa rin ng oras si Mister. Kung busy naman si Mister sa trabaho, ay dapat gumawa pa rin kayo ng paraan na magkaroon ng oras sa isa't isa. Maaari kayong mag-date kahit sa loob ng bahay lang, o kaya naman ay manood ng movie ng magkatabi habang natutulog si baby. Number 4, problema sa usaping pera. Isa ito sa madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa na mas lumalala pa kapag nagkaroon na ng bata o baby sa pamilya. Dahil hindi tulad ng dati ay mayroon ng bagong responsibilidad. Kinakailangan na maging mas matipid o wais sa pagbabudget para masigurong mabibigay ang pangangailangan ni baby at gastusin sa bahay. Hello guys! Gusto nyo pa ba ng ganitong kwento? Kung gusto nyo pa ng ganitong kwento, i-click lang ang subscribe button at i-ring ang notification bell at huwag rin kalimutan i-like ang aming Facebook page na Infoholic para lagi kayong updated sa aming video updates.